can make that better. Tune in to the Ateneo Senior High School's first radio program, SOAR, the Seniors On Air Radio. Don't change that channel yet, because SOAR is ready to put the you in you. SOAR, Seniors On Air, here on Radyo Katipunan 87.9 FM. Radyo Katipunan 87.9 FM. Susunod na ang Sari Sari sa Radyo Katipunan 87.9 FM. Radyo Katipunan. Radyo Katipunan. News, insights, inspiration. Radyo Katipunan. Down from the hill and down to the world. Radyo Katipunan. The voice of the Blue Eagle. Tara na't simulan ang inyong umaga sa mga magagandang refleksyon tungkol sa ating buhay at pananampalataya. Kasama sina Father J. Boy Gonzalez at Father Nono Alfonso ng Kapisanan ni Jesus, binibining Risa Singson Kaupeng ng Feast Magazine, Father Fiel Pareha mula sa Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, at Cardinal Luis Antonio Tagle. Dito sa Kapet Pandasal sa Radyo Katipunan 87.9 FM. Gusto mong maging mabuting pinuno? Magandang araw mga kaibigan, magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Marami na po siguro kayong nabasang libro tungkol sa kung paano maging pinuno, leadership, o kaya ilang mga komperensya o seminar na ang dinaluhan nyo siguro ukol dito. Pero sa kabila niyan, parang salat na salat pa rin ang pangunawa natin sa pagiging pinuno. Ani Alex Budak, na isang guro sa Sweden, madalas daw kasi ang mga halimbawang tinuturo sa atin ay mga bigating tao, malalaking tao na hindi naman talaga natin maabot-abot. Halimbawa, ang tinataas sa atin bilang mabuting pinuno ay presidente ng isang bansa o kaya'y pangulo ng isang malaking korporasyon. Eh hindi naman tayo lahat sa tanang buhay natin magiging presidente ng anuman. Sa madaling sabi, ibang-iba ang buhay natin sa kanila, simple o maliit na tao lang tayo. Kaya ang turo po ni Alex ay yung tinatawag na micro-leadership. Bawat gawaing mabuti para sa kanya ay pamumuno, leadership. Kusang magugas ng mga plato pagkatapos ng hapunan, magbigay sa kawang gawa, mag-volunteer sa barangay, yan ay maliliit na bagay na kayang gawin ninuman at yan ay leadership dahil yan ay pagpapakita ng inisyatibo, ng pag-iisip para sa iba, ng konkretong pagkilos. Anya, hindi lang mga boss o CEO ang pinuno, bawat isa sa atin, pinuno kung gumagawa ng mumunting bagay para sa kapwa. Ani nga Jesus, kung ika'y tulad ng butil ng mustasa, mustard seed, makagagawa ka pa rin ng mga tunay na himala. Amen. Radyo, 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 Katipunan. Pagbabalitang tumpak at tama, buhay Atenista sa loob sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat ng eskwela. Sa kayod, dunong at tulog, lipat na Blue Eagle, kaling-giting at gigil, blue and white, one big fight. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, 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 Katipunan. Forza Nova Maya. Radyo, Katipunan. Forza Nova Maya. Radyo, Katipunan.
mamangha sa lalim at ganda ng ating kultura at diwang makabayan sa mga salita at pahina. Sa tulong ng mga guro at manunulat ng Panitikang Pilipino, halina't tuklasin ang yaman ng ating panitikan, ang pamana ng ating lahi. Ito ang Sari-Sari, tuwing Miyerkules, 11:00 ng umaga, dito sa Radyo Katipunan 87.9 FM. Magandang umaga, narito tayo muli sa isang oras ng kwentuhan tungkol sa pagbabasa at pagtuturo ng Panitikang Pilipino. Ako po si Jethro Tenorio. Ako naman po si Claudette Ulit. At ako naman po si Yol Hamendang. Welcome po sa isa namang episode ng Sari Sari. Queer theory po ang pag-uusapan natin sa episode na to. Kasama ang kapwa naming gurong si JP Sarce. Papakilala namin siya sa inyo mamaya ng kaunti. Konting pagbabalik-tanaw lang tungkol sa pinag-usapan namin nung nakaraang episode tungkol sa feminismo para sa bata hanggang sa lalabasa. Jetty at Claudette, ano bang naalala niyo dun sa pinag-usapan natin last time? Sige, ako una. Natutuwa ako nung binabalikan ko yung usapan natin. Ano, kasi yung hindi ko inasahan yung entry point noong talakayan, ano, ni yung noong pinakilala ni Ma'am Bong yung feminismo para sa mga bata, ano, sa paraan halim nung pagkilala nga daw sa kanyang katawan, ano, at yung pagpapangalan sa katawan, yung angkin doon sa katawan na yan, at kasama din yung paghindi, ano, sa kaugnay ng mga ginagawa at pinapagawa sa isang bata hinggil sa kanyang katawan. So interesting para sa akin 'yon, ano, kasi parang sa palagay ko yon ay tanda din ng nagbabagong panahon, ano, na sa panahong ito, nasabi nga natin doon sa talakayan na mas may maagang access ang bata, ano, sa iba't ibang uri ng media na tumatalakay din o nagpapakilala sa kanila ng kanilang katawan at ng mga kaugnay na gawain at pagpapahalaga dito. Sa murang edad ay mahalaga yata talaga para sa isang bata, ano, na makilala yung halaga ng kanyang katawan para sa kanyang sarili. At ngayon din yun ngang pag tindig din doon sa mga nakasanayan natin, ano, sa kultura natin, lalong-lalo na yung naalala ko yung binabagay ni Ma'am Bong na example na yung you kiss tito, baby ka, you kiss your uncles, you kiss everyone, ganyan eh, di ba, parang sa murang edad kapag yung bata namulat sa ganoong practice, ano, kahit nga na ayaw niya, parang meron kaagad, ano, meron kaagad dissonance, ano, doon sa karanasan. Tingnan, ayoko, bakit pinapagawa sa akin? Ganyan, halimbawa. Na, sabi rin ni Ma'am Bong, ano, pagkat pansinin natin, halimbawa sa batang lalaki, pinagawa at ayaw niya, parang dead ma, di ba? Sige na, hayaan mo na maglaro. Pero pag yung batang babae, parang, ano ba yan? Sige na, gawin na. Parang gano'n, di ba? So doon pa lang daw, pwede nang maipakilala yung feminismo, ano, bilang isang paraan ng pag-iisip. At sa palagay ko, yun na nga, hindi na lang sa paraan ng pag-iisip, kundi tumatalo na rin kagad sa isang pagkilos, ano, yung feminismo bilang isang kilos, hindi na lamang bilang isang teorya, hindi na lamang bilang isang lente ng pagsipat, kundi isang gawi, ano, sa pamumuhay ng mga tao sa lipunan natin sa kasalukuyan. Yan. Kaya yun, interesting yung simula nung buong chikahan nung nakaraan. Ikaw, Claudette, anong yes. Ako naman naaalala ko siguro yung sagot din ni Bong, kasi 'di ba parang ako rin yung nagtanong sa kanya na ano ba yung kanyang masasabi rin doon sa laging pagdidikit ng feminism sa usapin ng pagiging laging galit, lalo na nga sa katumbalik na kasarian, 'di ba, yung pagiging anti-men. So sabi nga ni Bong, hindi 'yun ganoon, hindi yung tipong palagi na ang tinitingnan ay yung kasalungat na pagkilos sa ginagawa halimbawa sa lalaki, 'yun yung gagawin naman noong babae. So sabi nga niya, hindi porket nakita natin nagmamartilyo ang isang lalaki, lagi na nga sinasabi, ay kaya ko rin 'yan, magpupukpok naman siya, magaganito. So hindi ganoon ka kababaw ang pananaw na ito. So parang binabanggit nga niya na
sa bahagi na ito, mahalagang bigyan diin yung paghingi ng feminismo ng pantay na oportunidad para sa lahat ng kasarian. So sabi nga niya, minsan nga lumalampas pa doon eh. Diba yung toon na yun? Natingin ko mamaya, baka mahalaga rin na maano to, kumbaga parang mabanat ni JC. Ay, JC, JP, sorry, JP. Ayun ka ni JP doon sa kanyang magiging discussion naman mamaya. At ganun din siguro kung merong binalikan si Jetto tungkol din doon sa pagtuturo sa mga bata. Ang gusto ko rin doon ay yung binabanggit naman niya tungkol din doon sa me, myself, and I kapag ka daw nasa elementarya. Kasi ano nga, ang pagtutuon ay nasa pagkilala sa sarili, sa katawan. Kasi nga, maganda rin na maituwid yung laging paniniwala na obyeto ang mga babae. Kasi palaging ganun, di ba, ang pananaw. At yung binabanggit nga din doon na dapat din basagin ang mga stereotypes dahil palagi na sa batang edad, doon ipinakikilala sa atin yung ito lang yung para sa mga babae, ito lang din yung para sa mga lalaki, sa mga simpleng kulay, sa mga simpleng tabaho. Kaya yung binabanggit din ni Bong na paglaki ko, ayan, ano ang gusto kong maging, ayan. Tapos pagdating naman doon ng high school, yung me, myself, and I, nagiging ako at iba. So yung socialization ay mas nagiging prominente pagdating ng high school. Kaya yung mga example niya din, ang ganda, di ba? Kasi tumutuon din halimbawa doon sa kulturang popular, di ba? Kung paano rin halimbawa yung pakipag-ugnayan ng babae sa iba. Ayun, tingnan mabuti kung paano rin ito, kumbaga parang nare-represent yung kanyang sarili kapag ka nakahalo na siya sa iba pang mga tauhan. At syempre, pagdating sa mas higher level sa kolehiyo at sa master, sabi nga niya, mas pwede nang ipakilala yung mga konsepto na nakakabit lagi ng feminism gaya ng patriarkiya, yung mga ganitong bagay, usapin ng relihiyon at marami pang iba. Siguro yung pinaka-last na lang, gusto ko yung sinabi niya na there is no justice when there is no gender justice. So napakalaki talaga nun, ang bigat nung pahayag na yon na kakabit ng pagkakaroon talaga ng pantay-pantay na pananaw sa lipunan. Yol! Hirap talaga sundan ni Claudette pag nagbabalik. Nag-resonate sa akin bilang magulang yung sinabi ni Bong tungkol sa boundary sa bodily autonomy kahit na lalaki yung anak ko. Baka nga na sobra na ako kasi tinuro ko talaga sa kanya yung ayoko. So, pini-weaponize niya na yata yung ayoko. Sa pagpili ng pagkain, sa mga pupuntahan, etc. etc. Pero napakagandang pagmuni-munihan kasi nanggaling naman ako sa henerasyon na parang hindi pinag-iisipan yung ganong klase ng mga bagay. Hindi nababanggit, baka nga wala pa yung vocabularyo at least sa lugar kung saan ako lumaki. Naaalala ko din yung pinag-usapan natin tungkol sa intersection ng kasarian sa iba pang mga aspekto ng pagkatao. Kaya nagiging posible na ipaliwanag kung bakit. Halimbawa, sa nobela ni Rizal, magkakaiba yung naging tugon ng magkakaibang babae dahil may iba't ibang rekurso na available sa kanila sa pagkakaroon sa mga problema na dumadating sa kanilang buhay. So bilang pagpapatuloy, pag-uusapan man natin ngayon yung teoryang queer kasama si JP. Jetty, pwede mo bang ipakilala sa atin yung bisita natin ngayong tanghali? Yes. Ang panauhin po natin, mga kaibigan, ay si John Paulo Sarce o JP sa kanyang mga kaibigan. Siya po ay lecturer sa Pamantasang Ateneo de Manila at Politeknikong Universidad ng Pilipinas. Nagtuturo siya ng mga kurso sa Araling Kultural, Panitikan at Pedagohiya. Nakatuon ang kanyang mga proyekto sa postkolonyalismo, teoryang queer, humanidades sa medisina, digital na humanidades at pedagohiya. Sa kanyang libreng oras, mahilig siyang manood ng RuPaul's Drag Race, yes, at anime. At pagkatapos ay mag-cram sa kanyang mga proyekto sa pagsusulat. Ayan, Story of Our Lives. Charing. Zodiac ang kanyang gabay sa buhay at pagbabasa ang kanyang paraan ng pagbibigay buhay. Ayan, pasulubungan po natin ang virtual na palakpakan si Ginoong JP Sarce. Hello, JP! Magandang tanghali po.
Oh. JP pa umanhin. Nag-ano kagad ako, ano na dumiretso kagad ako doon sa paggamit ng Ginoon. Hindi ko na natanong kung ano ba ang kung meron ka bang preferred halimbawa na Mrs. po. Nino. Mrs. Charot lang po. Aking naman pong Ginoo. Sige, JP. Kumusta ka, JP, sa mga panahong ito? Nagugulantang po sa maraming dahilan. Kasi naalala ko nga, no, dami ko din palang dapat tapusin pa after ng thesis. Pero surviving naman po, siguro yun na yung pinaka word na makakapag-describe ng nararamdaman ko ngayon or kasalukuyang sitwasyon ko ngayon. Bagamat parang deja vu ang lahat kasi pumutok ang bulkan, bumabaha, tapos may bagong virus. So yun po. Ayos naman po. Sana po kayo din. Sa magandang halaga. Totoo, JP, nakakaloka nga itong panahon ngayon. nung panimula namin sa feminismo, dahil isa itong termino na pagdudulot ng pag-atras sa ibang mga makakarinig nito. Pwede mo ba kang bigyan ng maikling introduction kung ano yung proyekto, ano yung pinagkakaabalahan ng teoryang queer? Siguro po yung pinaka madaling isipin pag sinabi na kagad yung queer is kabaklaan talaga. No, pero hindi lang kabaklaan, pero sang kabaklaan. Meaning to say, lahat po ng taong maaaring i-represent under nung kulay ng isang bahaghari, no, ay maaaring gamitin ito upang lente na makita at masuri ang kalagayan ng tao, ng sistema, uri ng panitikan, uri ng politika, o uri ng lipunan. So, karaniwan pong ginagamit yung queer theory para mas makita yung nuance, no, ng karanasan ng isang bakla, lesbiana, trans, o isang identity na hindi pumapaloob doon sa heteronormal na identity, no, o doon sa binary na tinatawag natin ng maleness and femaleness. JP, yung akin din siguro, kanina binanggit ko, sabi ko baka mabanat mo yung kahulugan din, yung kasi kasari-kasarian din, di ba, yung sa feminism. Oo, paano kaya din natin makita yung, hindi ko alam kung tama yung word ha, yung pagkakaugnay, lalo na pagdating doon sa layunin. Saka, binanggit ko rin to before kay Bong, saka doon sa iba pa rin namin mga guests na kung panitikan talaga yung tututukan natin, meron din bang hinahanap yung pananaw na ito? At ano yun? Para mas malinaw lang din bago tayo pumunta sa levels. Yung tinitignan, kasi may dalawa talaga pong una nag-usubong na scholar pagdating sa field nito. Eh, simula na po yung kay Judith Butler talaga ng 90s to kasi after ng feminism to eh. Diba the radical feminists that happened? And then talagang they're debunking the structure of binary opposition. And then yung isa is yung kay Eve Sedgwick. Yung kay Judith Butler kasi talaga pong pini-philosophize niya yung kasarian, yung gender performativity, yung pagpapatong-patong noon. Ha, samantalang yung kay Eve Sedgwick, tinitignan niya yung bonds ng mga tao na lagi tayo nakatingin kasi sa bawa sa kwento. Kasi ang talagang pinagsimulan po nito ay panitikan kay Eve Sedgwick dahil sinimulan niya ito sa kanyang dissertation, In Between Men's, no? Na makikita doon sa panitikan kung paano nabubuo ang mga relasyon na ito na meron sa isang lipunan. Ang halimbawa niya po doon, yung dalawang lalaking nag-aagaw sa isang babae na parang laging objectified yung babae. Kung ganun yung ating pagtingin, at possible naman po yun. Pero tinignan niya yun sa isa pang paraan na ano bang connection itong dalawang lalaking to? Bakit sila nagtitinginan? Bakit pag kami gagawin yung isa, sisilipin yung isa, dapat gawin niya din yun? So yung intensity ng emosyon, yung desire. So kaluguran na siya, 'di ba? Kung may pagmamahal towards sa babae, may kaluguran yung dalawang lalaki na 'to. So doon po tinignan ni Eve Sedgwick yung relationship bilang queer, homosocial bond. So doon naman niya po sinimulan yung sa panitikan. Hindi lang po siya specific sa panitikan kasi nga ngayon talagang ang dami niya nang pinapasukan maging politika. Pero kung makikita po yung kasaysayan ng pagbuo ng queer theory, yan, nagsimula po siya doon sa field ni Eve Sedgwick and then nag-develop pa po yan sooner or later sa iba pa po niyang akda at kay Judith Butler naman talagang on gender, identity, yan, performances. Mm-hmm.
May isa pa akong sundot, kapatid, ano, sa panimulang ito bago tayo tumuloy doon sa laman ano ng ating chikahan. Nababanggit mo yung homosocial ano na bonds ayon nga kay Sedgwick, at interesante ito ano na pundasyon nga ng paglulunsad ano ng iba't ibang mga pag-aaral na queer, kasi sa loob ng mahabang panahon ay ipinagpalagay lang, 'di ba, na nariyan ano, at hindi 'di ba, at hindi nga kino-question na nakaiba halimbawa sa homo erotiko, yung desire, 'di ba, yung desire na homosexual, 'di ba, at yun yung itinuturing ng mga lipunan bilang kakaiba, 'di ba, sa so, yung homosocial at yung homo sexual, 'di ba, so at doon natuwa ako din sa binanggit mo kanina na sang kabaklaan ano, kasi 'di ba oxymoron siya dahil ang punto nga 'di ba ay wala dapat iisa, 'di ba, ang ipinagdiriwang ano halimbawa ng pride lagi ay yung pluralidad, pero ang ganda-ganda kasing term ng sangkabaklaan, kasi parang merong pagtitipon, 'di ba? May convention lagi, 'di ba? Na damo mo kaagad, 'di ba? Naririnig mo kaagad, nakikita mo kaagad kapag lagi may mga pagtitipon na ito ano, at siguro speaking of pundasyon, isa rin 'yon ano, isa rin sa mga pundasyon ng kilusang queer, ng pag-aaral na queer, 'di ba? Yung notion lagi ng tipon ano, yung kolektibo ano bilang mahalaga ano sa pagsusulong ng agendang queer. So salamat doon sa mga binabanggit mo na yun ng panimula. So given na ito yung mga pwede nating mapag-usapan ano sa teoryang queer, paano natin kaya ito ngayon sisimulan ano sa naipakilala halimbawa sa murang edad ano, sa mga bata ano na nag-aaral ano sa elementary, at siguro karugtong baka kakawing na tanong doon ay bakit mahalaga na ipakilala din yung ganitong teorya ano sa murang edad yan. So ano po, kasi edok din kasi background ko talaga, no? Naturo ako ng grade 5 students at lagi ko din sinasabit at isa kagawa yung mga story ako sa mga batang grade 5. At isa din po ito sa mga proyekto na gusto ko rin sanang ituloy kung saan pagsusot ng etnografiya tungkol sa kasarian at edukasyon, kasi napaka-agresibo at violente ng spasyo ng paaralan, lalo na sa mga bata. Karaniwan din sila malay na ganun katindi yung karahasan na maaari nilang maintik sa kapwa nila pagka hindi ito na itama. So, dun sa isang taong pagtuturo ko ng grade 5 na yon, nakita ko kasi nagang height to ng bata nang nagkakaroon siya ng consciousness sa crush nila, sa mga classmate nila, ganyan. Nagkakaroon siya ng sense of independence na din, lalo kasi pa-adolescent na nga sila. Doon ako naka-witness, sir, ng isang bata. Kasi ang klase ko po is after recess. And then yung classroom namin doon sa dati ko pinagtulang, meron kaming maliit na window na nakikita namin yung mga bata. And then, sinimulan ko na sa anecdote. And then nakita ko yung batang yun, kasi bago po yung klase ko recess, and then before that is TLE nila. Kinuha niya yung apron niya, kasi may cooking something po sila. Tapos ginawa niyang gown. Tapos nagpaikot-ikot siya sa klase. And then, bigla siyang tumigil. I saw na yung mga classmates niya po sa likod ng mga lalaki, tinutokso siya. Bibili siya. So that very moment, I think po yung intervention na maaaring, yun ay maaaring gamitin ng peer theory bilang intervention. Kasi ang takot po lagi ng mga guro ay maparatangan na sila yung nag-indoktrina. Kasi talagang within the licensure examination, within professional education, code of ethics, lagi talagang dinidiktik sa ulo namin yun. No? Pero one thing that you need to understand is hindi ka naman po nag-i-indoctrina if you go and reinforce core values of a child. And isa na po doon yung anti-bullying. So perhaps para ma-introduce ang idea ng kasarian at pagkakapantay-pantay, maaaring gamitin itong mga karanasan na to ng bata upang masundot yung mga issue na to na kung hindi ito matatalaki sa pinakamaagang paraan, ay maaaring nilang kalakihan at isipan na tao. So, at that moment, ang intervention ko po is, pumasok na ako. Kinausap ko yung mga bata, bakit niya siya pinagtatawanan?
alam niyo ba, hindi tama na pagtawanan natin ng isang tao dahil ang ganito ang kanyang expression sa sarili niya. Maging mga classmate yung ng Muslim, hindi na dapat sila ganito eh. May mga classmate yung Katoliko o anuman yung kanilang background. So mas hinuhugot ko dun sa idea ng pares tayo pantay-pantay dito sa klase na. Regardless kung paano ma-express yung sarili mo, whether to your gender or your religion or your other cultural tradition, dapat hindi natin ito ginagawa o nagiging kasangkapan para pagtawanan yung klase natin. So at that moment, doon ko lang po laging naiisip at isa-isa talagang binabalikan kong alaala sa akin na paano ko nga ba at bakit ko din dapat masabihin itong mga bagay na to sa mga bata. Kahit hindi ko sabihin na queer theory to or whatnot. Meron din kasi kami pong rule din dati na sa basic and na huwag laging sinasabing sa itang bullying sa bata. Kasi parang mas na, nag-guess sila lalo nila pang win-weaponize at some point. So, yun. So, kaya I try to go back to core values, general values, love, faith, fairness. JP, para palang GMRC. Oh, teacher ka na lang panitikan tapos tumatawid din sa ano no, religion, oh, and good manners and right conduct, ganun pala. Oo. So medyo mahirap pala din ano kasi may kakabit din ito ng kagandahang asal. Pwede mo ba kaming bigyan JP ng ano, magaganda o talagang mga eksaktong halimbawa na pwedeng magamit ng guro dun sa pagtuturo niya ng mga bagay na ito kasi sabi mo nga hindi pwedeng banggitin ng paulit-ulit yung salitang bullying kasi nga meron din itong negatibong magagawa doon sa bata. So meron kaya na po pwedeng pinakamainam na kasangkapanin yung guro, lalo na sa panitikan, para maitawid ang mga bagay na ito? Ano po, Ma'am Kulit? Ayan po, magandang tanong yan. No? Yung, ayok naman mag-plug. Pero yung isa ko pong publication kasi nitong taon na to is tungkol sa panitikan pang bata na may kinalaman sa pagkabala. Pero po kasi yung panitikan na to, ang focus niya is yung sa magulang, no? Meron pa po ako mga ilang contention doon, pero maganda na pong simula yun. Yung kay Peña Florida po na ang tatay ni Tara at ang nanay ni, I forgot the other name, nung ano, kasi ano po siya, picture book siya na yung unang, yung sa kabilang page is yung kwento na effeminate yung tatay, hindi din sinasabi na ganun yung tatay, na bakla yung tatay. Tapos sa kabila is masculine yung nanay. No, and then pati yung trabaho nila, yung tatay is nasa barbershop or nasa parlor, yung nanay is driver. Tapos may point dun sa kwento na yon nila Peña Florida na, Papa Peña Florida na, binubuli yung bata because of their parents. And then, ang pinaka-resolution nun ay nandun sa centerfold ng picture book, which is a family day, na lahat ng pamilya tinatanggap sa loob ng paradigm, regardless ng kanilang expression. Then meron pa po yung isa yung ikatit sa hardin. Maganda din po yun na makita naman na may moment din doon, hindi din directly binabanggit yung bullying, pero naranasan ng bata yung mga ganun pangyayari sa kanila doon sa katha. Tapos pinakita din po doon yung uri ng pamilya na meron yung bata. And then bakit dapat tayo maging mapagtanggap sa iba't ibang uri ng pamilya. So, in states po kasi, meron na pong mga scholar din na nagsisimula talaga in terms of education, na pag-aralan yung iba't ibang framework na ginagamit yung gender and queer theory. Na na-discuss ko din po ito dun sa papel na yun na meron tayong mga framework ng literacy in terms of gender. So meron tayong tinatawag na visibility and tolerance literacy na parang ang idea lang is ipakilala kung ano yung iba-ibang kasarian at meron naman talaga nito, tag-i-exist nila. Kasi kahit anong gawin naman po natin, pag ang bata humawak ng cellphone, hindi naman po pwede hindi makita si Vice Ganda. Hindi naman po pwede hindi makita si Alan Kay o kaya si, kung sino pang sangkabaklaan nandiyan, si Karen, si Kalad Karen na sa television na everyday na nakita ng mga bata sa balita. So, yung tolerance and visibility is acknowledging na may ganitong kasarian. Yung pangalawa ay the social justice framework. Yan, na binabangga naman niya po ano yung mga nararanasang struggles ng mga sangkabaklaan, no? O ng member ng LGBTQIA plus community at paano natutugunan yun ng panitikan, paano pinapakita yun ng panitikan o ano mang uri ng literacy. Kasi maaari din siya magamit halimbawa sa math or sa science or sa math pag-uusapan yung pera, magkano yung kinukompute ng isang trans na newscaster or isang trans na magulang, ganyan, no? So yung literacy framework,
pang-education siya, hindi lang gumagamit ng panitikan, pero iba't iba pa pong subject siya. So after ng visibility framework, meron ding yung social justice framework na tumatalaki sa mga issue na naranasan ng miyembro ng community at yung queer framework. So queer framework naman po, mas mataas na siya ng level ng bata, perhaps high school, junior high, or senior high, na mas tinatalaki na yung kaibahan ng heterosexual at homosexual at yung mga karanasan nila. So, yung mga ganung framework din po maaaring magamit kasama itong mga panitikan na to, iba pang asignatura, para nagkakaroon ng kamalayan yung bata. Hindi dahil iniindoktrina sila or sinisexualize sila, pero pinapaintindi sa kanila na ang lipunan na ginagalawan nila ay hindi lang sa kanila, no? At meron ding ibang tao na may ibang pagkilala sa sarili. Ganda ng mga kwento ni JP. Babalikan ko lang nauna niyang punto tungkol sa teoryang queer na nagpapakilala ito ng nuance dun sa pagkakaunawa natin sa mga ugnayang pangkasarihan. Kasi kung merong napaka-rigid na pagtingin na binary na merong lalaki at babae, nagkakaroon ng problema kung nanggagaling dun yung isang bata tapos may nakikita siyang hindi pasok dun sa mga ng lalaki at babae. Ang nagiging resulta nga, kagaya nung anecdote ni JP, pagtawanan kasi hindi pasok dun sa... So, napakalaking tulong na ipaunawa sa bata na hindi lang ganito o ganyan ang meron. Napakaraming in-between o napakarami pang expression na matatagpuan. Tumingin ka lang sa paligid mo sa classroom, marami kang makikita. Hindi makatarungan na gipitin mo yung ibang tao dahil lang naiiba sila sa paraan ng pagpapakita. So, na may mga pangalan pala yun, may mga orientation pa pala yun, may queer, may social justice orientation. At salamat JP sa pagbabahagi ng mga framework na maaaring gamitin ng mga guro sa pagpapaliwanag sa bata ng ganitong klase ng usapin. Ang ganda rin nung yung unang-unang framework nga na nabanggit, sa isang bata, yung bisualidad, yung presensya sa paligid, yung katulad ng sinasabi mo yon, tumingin lang sila sa paligid na riyan kasi yung iba't ibang mga pagpapahayag ng sarili na hindi maaring hindi pasok doon sa mga una nilang natutuhan, lalong-lalo na sa bahay, na pagpapahayag ng sarili bilang lalaki o babae, at doon nga din, at yun yung magandang entry point siguro, yung kinukwento rin nga ni JP na para sa bata ay naalala ko yung sinabi ni Claudette, talagang hindi maiwasang GMRC class talaga siya. Diba? Kasi nga, usapin nga ito ng pagkilala. Diba? So, yung visualidad na nariyan siya, sa harapan mo, may ibang pagpapahayag kaysa sa iyo. At napakahalaga nung pagkilala at paggalang doon. Ano? Ikaw bilang kaklase, at siguro katulad nung sa paper ni JP, ikaw bilang magulang din, halimbawa, 'di ba? Mahalaga 'yon na magsimula din sa bahay, 'di ba? Kaya naging viral nitong huli lang yung post nung 'di ba, dalawang magulang yung pinag-uusapan, 'di ba? Yung isang magulang na hindi matanggap yung anak na nag-drug at yung isang magulang na 'di ba? Nasa murang edad na anak, pasensya ka na kung nung first day kinailangan mong magpalda, pero ngayon na okay na naka-PE jogging pants ka na, mas mukha ka ng masaya at masaya rin ako para sa iyo, 'di ba? Yun yung post nung magulang. So doon nagsisimula talaga 'yun. Nakikita mo na nariyan sila at therefore mahalaga na kilalanin mo 'yon at igalang mo 'yon yung simula ng pagpapakilala ng teoryang queer sa mga bata. Pero yon, nababanggit mo rin pala JP habang tumatanda, nagbabago rin, pwede magbago yung framework, katulad nga na sabi mo yung kanina, yung pinakahuli, yung queer na framework na para sa mga junior high, senior high. So ano nga itong pwedeng maging pagpapalalim pagdating nga ng junior high at senior high. So yung pagdating po ng junior, I think po okay po yung social justice framework pagdating ng grade 7, 8 and 9. No, na ipakilala natin kung ano. Kasi magtutugma to sa mga subjects na pinapakilala yung panitikang... kasi kung hindi po nagkakamali, may theories na yan ng high school, grade 7 and 8. Pinapakilala na unti-unti yung issue ng Marxismo,
no, yung issue ng feminismo. Parang grade, second year ako, no? Binabasa namin si Mabuti, may feminist slot yung teacher ko. Kasi ganun yung DepEd ed module. No? So, maaari ng isabay ito doon, yung social justice framework, na pag natutunan na itong mga issue na tinatalakay dito sa mga ibang teorya na ito sa aming panitikan, maaari natin ilusot na siya patungo doon sa queer framework na ano yung mga issue na naranasan ng tao regardless of their gender. And then biglang mag-specify siya, specific siya, sa queer framework, lalo na pagdating ng senior high school, kung saan meron din silang klase ng 21st century literature, no? And 21st century literature and literature across the Philippines. So yung diskurso ngayon sa kasalukuyan na ating laging nakikita sa social media, na nakikita din ng ating mga senior high school, nababasa nila, nagko-komento sila diyan, nag-share sila. Maari nating bitbitin to sa loob ng classroom at maari tayong mag-supply ng isang panitikan o pelikula na ginawa ngayon 21st century din na nagpapakita o tumutugma doon sa mga issue na yon, no? So, doon pwede na, yun yung ginagamit na natin yung peer framework. Na nakikita natin na may klarong, may separate din na concern ang queer community. Bumabalik din to kasi ganito, to, parang dumudulas-dulas siya. Ganun, parang dumudulas-dulas siya pagka nagtatalakay ng queer theory din. Kasi yung very notion dyan din ni Eve Sedgwick is anti-separatist and anti-assimilationist siya. No? Na naiintindihan niya na may kaibahan siya at naiintindihan niya na meron din siyang pang-sarili niya, no? At hindi ibig sabihin na meron siyang pang-sarili, hindi na siya makakapag-cross-identify pa sa ibang kasarian o sa iba pang concerns sa lipunan. So, yung sinimulan siya doon, kung magsisimula tayo sa social framework, parang nagsisimula tayo doon sa anti-assimilation. No? Natitingnan natin kung paano nagiging organic at kakakibat ng buhay ng isang bakla, iba pang issue. Pag dumating doon sa mas mataas ng pag-iisip, no, at mas adult na, maaari na mas maging specific para mas nakikintindihan din ng bata, ah, okay, may iba pa sila at mas may lalim pa pala yung nararanasan nila. So doon na pumapasok ngayon yung queer framework na pag nag-start na tayo mag-discuss ng ano ang kasalanan ng bakla, trans, lesbian, nabubuo na yung idea natin ng homosexuality, transsexuality, o ano pang mga kasama nung nasa loob ng LGBTQI plus community compared sa homosexual, heterosexual defense. Maganda din punto yon kasi maaari na din magkaroon ng critical reflection yung mga bata na bilang isang, halimbawa, ako'y identifying ako as a cis man, no? Ano yung hindi ko pala alam na nakaka-contribute ako sa oppression ng mga trans community o ng mga bakla or mga lesbiana kung kaplante. Kasi ako'y isang heterosexual. So mas mapapaigi din yung critical reflection pagdating sa senior high school na na-distinguish nila na may kaibahan sila at meron din silang kaparehas doon sa kaibahan. JP, ako naman siguro yung isa sa mga tanong ko diyan, yung mga nakalipas naming guest, pagdating ng high school, palagi ring nabibigyan diin yung halaga rin ng pagtutok halimbawa sa kulturang popular. Ayun. So parang ang dating parang mas nakakasakay, mas madaling ituro ang mga bagay-bagay kapag ka ang binibigyan talaga ng tuon bilang mga halimbawa ay yung kulturang popular. Ayun. Sa palagay mo dito sa parte ng pinag-uusapan natin kasi diba may mga social justice framework, ayan. Paano natin halimbawa haharapin yung mga hagaya nung nararanasan natin today, yung mga nakita sa social media, halimbawa yung isang controversial na mayroon tayo ngayon, 'di ba, yung tungkol doon sa JAG, 'di ba? Doon sa sa ganung punto. Paano kaya pinakamadali rin yun na tawag to magagamit bilang lunsaran itong mga mahalagang bagay na dapat nilang matutunan tungkol din sa pagiging queer o dun sa mismong usapin ng ikatlong kasarian? Lalo na kasi siguro diba, ano mang pulo din. Siguro JP. Go. Yung alalahanin ko lang doon, kasi di ba kaya laging controversial yun? Kasi nga, laging merong, nandyan yung relihiyon eh. Di ba? So parang lalo na halimbawa sa mga katolikong paaralan sa high school. Ano to? Isang malaking issue ito na tingin ko yung ibang mga guro, hindi na talaga ito tinatalakay o hindi na talaga ito hinaharap. Kumbaga parang ang dating, hayaan na natin parang ganito. Kasi nga, hindi madaling ipaliwanag. Diba? Lalo na't meron tong mga
usapin na may kinalaman din sa kung ano yung paniniwala mismo ng kanilang paaralan. So sa palagay mo, paano din ito magandang ano, magandang matalakay din kahit papaano sa klase? Ano siguro mang kulit? Nag-gets ko yung tanong kasi yung issue ay hindi na lang siya nakakulong kung paano tayo magturo. Kung paano din may organiko buhay yung paaralan na pinagtatrabahoan natin na syempre doon nagagaling ating kabuhayan, di ba? Ay, di naman natin matanggalan ng trabaho at the end of the day. No? Pero I think kung isa kang guro na nagtuturo sa isang paaralan na talagang conservative, at kung tawagin nga ni Sir Jail Cornelio, may essentialist, no? Yung mga orthodox belief pa pagdating sa religion, no? Ba't ba kasi hindi na din mag-postmodernism ang religion? Naiisip ko. Diba? Para naman mag-yes sila tayo. Pero ang one thing na they can do again is kilalanin nilang mabuti yung subject nila. Kilalanin nilang mabuti yung curriculum ng tinuturo nila. Dahil kung babalikan naman natin yung curriculum, yung content niya napaka-broad. Yung skill niya napaka-broad. So kung ako ay magtuturo ng 21st century literature at ilalagay ko yung usaping kasarian, no? Kahit hindi ko direktang tirahin na queer ito o isang kabaklaan, pero kasarian, no? Maaari kong ipasok yung mga issue na to. Maganda din na kung kaya, no, para maipa-insama natin siya, ano pa yung mga ibang issue ng kasarian bukod doon sa drag queen? Halimbawa, yung issue ngayon ng isang quote-unquote parang grupo ng mga tao somewhere in the South na meron silang religious belief, tapos at the same time may issue din pala sila ng child abuse. So paano din natin may pass ito dyan? Yung issue ng mga babae ngayon na lumalabas sa internet na nababasa natin, halimbawa is yung mga artista katulad ni Liza Soberano, tapos yung mga natatanggap niyang hatred messages online na borderline na medyo misogynistic na, no? Or ano pa yung mga issue na makita ng bata na hindi lang siya purely kasarian pero laging double bind siya kumbaga. Para makita din pag nag-check siguro ng lesson plan, okay, hindi lang pala ito. So meron pang ganyan. No. Ako kasi parang ang ano, naiintindihan ko din yung sitwasyon minsan ng mga guro. Kung minsan nararamdaman nila na para silang nasasakal sa pala ng pagtuturo nila. And ayoko din na mapunta sa punto na hindi sila mawalan sila ng kabuhayan dahil sa ating sa advocacy, no. Mahalaga yung kabuhayan natin sa panahon na ito. Pero kung maigagawa natin ang paraan para maipagpatuloy yung ating advocacy sa pagtuturo, lalo na para maipakita na pare-pareho naman tayo ng problema. Ika nga dun sa nakaraang ang episode, diba, kung walang gender, walang justice sa gender, wala tayong makuhang social justice. Kaakibat ito nun, no? Na ang kasarian ay hindi lamang limitado dun sa atinak sa nayang dalawa pa. Ngunit meron pang iba. Palagi at palagi lang silang binubura sa kasaysayan dahil hindi sila tanggap noong sistemang ipinapasak sa atin. So, I think at dito din actually usually ang ano, ang pagpapaliwanag sa mga tao pagdating sa Soji, na hindi lang kami ang may kasarian. Pag sinabi natin Soji, pati kayo may kasarian. So kung pwede kaming malabag bilang tao dahil sa kasarian namin, kayo din ganun. So, ayan, siguro unti-unti na din tayo nauwi doon sa isa ko sa, sinisimulan ko di kasi it you raise yung site ng kasarian na taking from Eve Sedgwick, siya yung nag-lecture sa Japan na sabi niya, itong queer theory kasi talaga ginagamit namin ito sa Estados Unidos. Lalo na may kasaysayan din ng queer theory ng nung HIV and AIDS pandemic sa Amerika. Sana yung mga taga-Asyano, maging ang mga Hapones, matutunan din nilang i-articulate at mag-teorya na ano yung kasarian. No, at ako, siguro yun, napakaganda kasi ng salitang kasarian sa akin palagi. Doon ko siya laging tine-theorize. So, lahat tayo may kasarian. Lahat tayo parte nung sari na yun, nung kasarian na yun doon. So, maaring pumunta sa broad na discussion and then slowly mag-specific ng mga issue. Maaari na, lagi din naman ginagawa ng mga guro yung tawag dito yung iba-ibang task sa end of lesson. Nakalimutan ko na. differentiated task. Ayan. So baka po pwede na may isang grupo na magtatalakay ng issue ng kasarian ng kalalakihan. No? Bakit, halimbawa, si Rendon Labrador ay nagpapakita ng toxic masculinity, ganyan. Oh, tapos, bakit si John Lloyd ang much better masculinity? Ganon, di ba, sir, yun?
Tapos, ano yung issue na kinaharap ng kababaihan, kinaharap ng kabataan, o kinaharap ng mga bisexual, asexual, or that. So, para nakikita sa klase na hindi naman tayo nakikiling lang sa isang kasarian pag pinag-uusapan natin. Pero at the same time, nakita din natin na yung mga bata, nagiging malay sila na iba-iba at may iba-ibang karanasan. JP, pwede mo bang dagdagan yung paliwanag? Kasi kanina, binabanggit mo yung I identify as cisgendered man, identify as trans. May mga estudyante ako nagsasabi na aero-ace daw sila, aromantic, asexual. Aromantic. Parang, ang dating kasi sa akin nung terminolohiyang I identify as, parang conscious na decision yung usapin ng kasarian. At iniisip ko kung paano siya i-reconcile kasi may danas din ng kasarian na hindi decision, no? May usapin ng pagnanasa, halimbawa, parang paano ko ipaliliwanag 'yon sa isang yugto, no? Kasi nasa yung halimbawa sa junior high school, nasa yugto sila na naghahanap sila ng mga pangalan kung ano yung ano eh. So mahalaga yung I identify as. Pero at the same time, paano mo bibigyan ng espasyo yung mga bagay na hindi nahuhuli ng mga terminolohiya? Hindi maipaliliwanag dahil hindi conscious na ginagawa yung mga desisyon. Yun din siguro, ano, sir, yun, yung parang essence din ng queer theory. Hindi din siya mapaloob sa isang identity, no? At talagang humuhulagpos siya, no? Siguro, ang mahirap pagka sa ating manggagaling na, ha, paano? Pero na tayo yung mag-identify or mag-de-define ng mga ganitong kasarian. Kung mangyari na siya sa klase, so mas maganda na tanungin din natin yung bata. Pwede mo bang i-share sa amin kung ano yun? Kasi it's an opening for all of us din, no? And I believe, marami tayong sudyante ganyan sa Ateneo. May mga nakukuha akong mga index card na yung nickname nila ay panglalaki, kahit ang birth name nila ay pambabae. And then sa likod na naglalagay sila, sir, when you are, if you, just in case you need to contact to my parent, please use my other name. And then makita mo yung pronouns sila, they, them, no? So, he, him, kahit hindi. So, yung mga ganong pagkakataon, kung may mga notang isa, hindi ko na tinatanong. Pero pagka yung introduction to the class, na sinasabi nila to, titake ko na din yung for granted yung moment na yun na parang ma-inform kaming lahat, no? Yung cis kasi ay, ito yung kung ano yung binigay sa yung kasarian ng doktor nung nakita ka niya, no? Kasi nilalagay sa birth certificate mo. So, alayin ka doon. Yung gano'n. Aromantic, asexual. So, I think ito yung mga hindi sila nakakaramdam ng any common romance. No? Hindi sila na-arouse ng gano'n. Medyo, ano na din siya, pumapaloob ng karamihan sa mga pag-aaral sa psychology, lalo na sa sexuality, no? Na kung saan yung bata siguro, nagtataka din siya, bakit yung mga classmate niyang babae, pare-parehas ng desire, pero siya, wala siyang attraction ng desire din. No? Or kahit sa iba din, tinry niya, wala din. So, nakakapag-identify sila kayo. Nahahanap din nila kung sino sila. They try to look on it over internet or to read on it on the library. Nagugulat din ako kasi marami dito sa mga binabanggit ng mga bata minsan, hindi ko din alam. No? At lalo na't nagiging combination siya minsan, no? So I asked them that moment na ano din yun, kasi hindi ko ang position, parang you know the 21st century principles and teaching na hindi na si teacher ang center ng knowledge sa loob ng classroom. So tinatanong ko na lang sila ng tinatanong. And hindi ako nagbibigay ng definition pagdating sa ganito. Kasi bukod sa hindi ko din alam, no? Baka iba yung pagkakaintindi ko. So, sa mga pagkakataon na yun, either I ask my student to tell, ano ba to? Maaaring bang ipaliwanag sa amin? Pero at the same time, siguro mahalaga din maintindihan ng mga teacher na hindi naman, halimbawa, kaya nga tayo nag-every PhD, kaya tayo nag-aaral, kasi alam natin na hindi natatapos sa ating pagkatuto. So kung yung bata may dala-dala siyang bago, baka dapat marinig din natin siya, no?
So, siguro it's also a way for me to unsettle my power as a teacher and to listen to my students and how they articulate their own identity. Pero yung bawa yung sis, yan, klaro na yan, nasa dictionary na siya. Pag sabi mo sis, you're adhering to your birth certificate. Yung gano'n. Sa palagay ko, yung huling sinasabi na yun ni JP, ano, yung unsettling my, even my power, ano, as a teacher, ay isang anyo din ng queering ng klase, ano, ng relasyon, ng guro, ng mag-aaral, ano, na lumilihis, ano, doon sa mga nakagawin. Interesant kasi ako, aminado rin ako, ano, na hindi na ako nakakasunod. Ano, Diba? Pero pagka tinanong mo naman, sige, paano mo yan i-express in Filipino? Sir, halaman po. okay, yan, at least alam ko yan. Parang, panahon namin ginagamit din yan. So, may mga ganong, ano, may mga ganong, kasi lumiotang ding bit-bit itong mga batang ito, kapag humaharap din sila sa atin. At feeling at speaking of kasalimuotan kapatid na JP, ano, pagdating ng kolehiyo, 'di ba? Anong mga kasalimuotan pa? At sa palagay ko naman na nababanggit na iba kanina pa, ano. Pero anong mga kasalimuotan pa ang pwede nating maging mga entry points o maging mga labirintong papasukin, ano, dito sa mundo na ito ng queer theory kapag pinag-uusapan natin together with our college students, ano? Siguro, ano na sir, since tapos naman na tayo sa queer framework, no, maganda din na makita ng intersectionality, no, ng usapin ng queer na bilang isang bakla, lesbiana o trans, o asexual man, o bisexual man, pilahis o bakla, yan, no, tomboy. Ano yung karanasan ko pagdating sa usapin ng health? Ganyan, access ko sa gamot. Lalo na sa mga trans, diba? Mga kailangan nilang gamot, usually kailangan nilang ipatago. Bukod sa pinupulis sila ng pamilya, pinupulis sila minsan din siyempre ng estado na hindi naman ligal. No? Sa usapin ng edukasyon, no? Marami pa rin bang baklang nananatili sa marginal communities? Tapos yung maaaring politika ng pag sinabi natin, isa akong baklang kapagtapos at isa akong baklang manggugupit. Halimbawa, yung mga parlorista na kalilay. Yung mga maaari din natin gawing entry point yung siguro yung mga napapanood din nila ngayon ng mga film, no, or yung mga TV series, yan. Lalo na yung mga college students ko, hindi ko nga alam kung ano yung Sense 8 sa kanila, alam, Netflix series pala yun, tapos talagang anlala na ng ano niya, na talagang ay pang 80 ano na to, pang adult na talaga siya, ganyan. So mas nagkakaroon na din ng laya ang bata upang maisalaysay kung hindi lang kung ano yung identity nila, kung hindi ano yung mga pagnanata nila, ano yung mga desires nila, no, na maaaring magandang gawing starting point, no, para matuto yung bata sa sarili nila, at the same time maging paraan to para maprotektahan nila yung sarili nila. Usapin ng consent, yan. Kasi karamihan naman at di natin maitatanggi, may mga bata talaga, maraming mga bata din pumunta sa college na may experience yun, one way or another, pumunta sa party. Yeah. Masalimuot din yung mga balita na halimbawa, yung mga baklang nahuhuli na gumagamit ng drugs, no? At laging may ganyan, no? Yung mga baklang na-expose na may sakit sila, lalo na sa social media, yan. So yung mga mas mga komplikado na issue, no, na may punto ng intersectionality, I think pwede natin itong bit-bitin sa loob ng classroom, no, lalo na kung talagang trending na trending siya. Everyone is making joke about it. Pagpasok mo pa lang, yun na minsan pinag-uusapan ng bata. Usapin ng bias, MTRCB, halimbawa, pagkain ng cake versus sa direktang paglalaplap ng dalawang tao. Sino ang mas bastos dito? Maaaring makita din doon yung usapin ng pagkakaroon ng interpretation. Sino ba yung nagbibigay ng kahulugan? At bakit nagiging political ang kahulugan sa ganong pamamaraan? Nagiging political siya sa aspeto ng kasarili, no? Na nagiging refleksyon ng dominante na paniniwala sa lipunang konservatibo. Diba? So, I think yung mga ganong bagay na may mga key terms din na nababangga natin minsan, nadadaanan natin sa ating mga theory classes, pwede natin siyang ibaba, no? At the same time, siguro maganda din na ano yung magagawa ng bata bukod sa pag-usapan lang dito. Baka pwede din tayo magpagawa sa bata ng mga exhibit about violence na naranasan ng mga
isang kabaklaan, halimbawa yung kay Jennifer Laude, US American imperialism ito na usapin na, na ng trauma, 'di ba? Nasa kamalayan ng mga kabaklaan. Yung usapin na o kaya advocacy campaign, 'di ba, for Soji Bill halimbawa ganyan, no? So kung sa loob naman halimbawa ng ating pamantasan, parang maganda din na makita doon na ang Ateneo, unang-una tayong nagkaroon ng, di ba, yung quote-unquote third gender bathroom na syempre may issue pa rin naman na di mo mawawala yun. No? May mga critical pa rin doon sa ganung polisiya natin. Pero kung tutusin, isa na siya sa pinaka-progressivo at this time. No? Na kahit parang after natin mag-ganun, kahit ang PICC, sumunod na rin. Naroon na din silang gender-neutral bathroom. Tapos, yung Pride March na sineselebrating natin sa Ateneo, speaking of gender neutral, I think nakalimutan ko siyang punto kanina doon sa basic ed. Lagi kasing binary. No? Nung nagturo ako sa basic ed, I was given the chance na maging assistant principal for a year. So I do class observation. Doon sa isang classroom observation na nakita ko ay sa kinder. So may batang lalaking pumasok. So anecdote na lang ako ulit. Pumasok siya doon sa CR ng babae. And then paglabas niya doon, binubuli siya. Nakakalungkot kasi kahit yung teacher parang kumontribute sa pambubuli ng bata. Eh, naiihi na siya. Yung CR ng panlalaki hindi available kasi meron pa. So parang sabi ko, grabe yung splash nito. And then start kasi na mag-discuss about color and gender. So napaka-binary noon. Siguro maganda din na simula ng mga teachers sa elementary ang magturo ng gender neutral. Yan. Lalo na ko sa Pilipino naman siya, ikaw, kayo, tayo. Ano kasi rin itong mga to? Di ba gender inclusive ang ating wika? No? So magandang tignan siya doon na i-introduce din sa bata kung ano yung gender neutral. Kasi sa ating salita, sa ating mother tongue, nandun na siya. Inherent na siya sa atin. So, yun. So, sa college, yung mga, kung ano yung naranasan ng mga estudyante sa loob ng paaralan at ano yung nakita nila at kinukonsumo din nila. No? Sa labas ng paaralan, maging yung mga political na issue na alam natin na kakaharap hindi naman nila once na matapos sila after 4 years or kahit habos na dyan. Oh, at JP, nakikita mo rin ba na ano, na importante din ang pagpapabasa na rin halimbawa yung mga writers na nabibilang din doon sa sangkabaklaan na binabanggit niyo, diba? Kasi parang sa palagay ko, mas maraming mahuhugot mula dun sa kanilang mga teksto din, ano, na mas magpapayaman din doon sa mga punto na mga binanggit mo na din sa ngayon. So, tama. Ako mahugot, oo talaga ako dyan. Kasi naalala ko nung nag-ano tayo dati, Turuguro, di ba? Si Sir Yul ang partner ko doon. So, nagpakita ko din yung mga palette ka pwede nilang gamitin. Ang sabi sa tour na, di ba? Bilang comics, di ba? Napaka-progressivo din ng comics. Kasi first issue. So, magigets ng bata yung ma-enjoy nila yun kasi comics yun, di ba? So, pwede din siyang gamitin. No, meron din na mga anthology. Yeah. So, either yung Ledlad, pili lang yung teacher ng ano, yung talagang kaya niya i-discuss sa klase, kaya niyang panagutan. No? Meron din yung Bicol Bakla, halimbawa, no, na ito, usapin na to, pati ng rehiyon, hindi lang ng bakla, kung sino kung baklang taga-Tagalog ka, ganyan. Kung kakayanin din, di ba, may mga different NGOs, I think, around Southeast Asia na naglalabas din ng anthology ng Southeast Asian collection of queer poetry, queer fiction. Makita natin na ano ako bilang Pilipinong bakla at ano din yung karanasan ng isang bakla halimbawa sa Myanmar na kasalukuyan na nakakaranas ng pagmilitarisasyon. No? So, yeah, so sa college, I think kakayanin ng bata at least pumaraan para maintindihan yung mga ganitong issue. Oh, siguro JP, mabilis na lang ano yung kasalukuyang pinang problema ng mga nagpapakadalubhasa sa teoryang queer o ano yung nakikita mong magiging hinaharap ng larangan na ito ng pag-aaral? May nababanggit ka na paulit-ulit yung pagpapangalan ng Pilipinong danas ng pagiging queer kasi nga marami sa mga pangalan natin ay imported. So yung proyekto ng decolonization sa pagpapaliwanag natin ng danas na queer. Ano pa yung nakikita mo sa pag-aaral na pupuntahan ng teoryang queer? Siguro, sir, yung isa sa lagi ko din, kasi favorite ko talaga si Eve Sedgwick.
So yung isa sa mga takeaway ko sa study ko sa kanya, no, hindi ayaw niya kasi ng yun at yun lang din yung ating pag-intindi at pag-unawa at pagbasa at pagbibigay kahulugan sa isang bagay. So, napakalaga ng pagiging unconventional at pagpapalawak pa ng unconventionality niyo. Kasi nagkakaroon tayo ng chance para mag-produce ng bagong karunungan mula dyan. So, katulad kasi sabi ko kayo, sabi mga taga-asyano din, no? Mag-theorize kayo gamit sa sarili yung wika ko, ano ang karanasan ng bakla o kaya ano ang karanasan ng gay in Japan or gay in Taiwan, no? So, sana wala magalit. Kasi lagi ng punto ng diskurso sa queer theory sa Pilipinas ang bakla. So, sana bigyan ng chance na tignan din ang karanasan ng lesbiana, ng tomboy, no? At saka ng iba pang mga kasarian, no? Na hindi lang bakla. Kasi ang bakla talaga, di ba? Parang the male body and the female soul and so on. O yung pagdulas pa mismo doon, yung bading yun sa laki. So, sana mabigyan din ng chance. So, ako, ang ginagawa ko na ngayon, hindi lang pagtingin sa bakla, pero yung pagtingin mismo sa salitang kasarian. Na, though, makikita sa dictionary talaga na difference na siya, sexual difference na siya between female and male. Lagi ko binabalikan yung root word niya kasing sari. And then, sari-sari. No? Which is difference, no? Multiplicity, nakaagiba din ang wikang Pilipino, ang ating mga pronoun tayo, ako, ikaw, sino, talagang inclusive siya sa lahat ng kasarian. No? So magandang tignan din at bigyan din yung ating mga salita na may kinalaman sa kasarian at hindi lang sa Tagalog. Kasi baka magalit sa akin si Jaya ako. No? Tignan din natin kung ano yung mga kasarian, mga salitang may kinalaman sa kasarian na manggagaling pa sa ibang wika sa Pilipinas. Kasi doon lang tayo makakabuo ng spectrum, no? Ng ano ba yung mga kasarian na meron sa Pilipino na hindi naman swak doon sa pagkakakilanlan o idea ng mga nasa kanduran. Marami naman na din mga indigenous communities na gumagawa niya kahit yung mga two spirits. Yan. So yung mga, may mga queer communities din sa India. Yan. So even in Bangkok, in Thailand, napaka-accepting din ng kanilang kultura doon. Napaka-booming din ng kanilang industriya doon pagdating sa ganito. So maaaring doon sa kultura, sa wika, no, kasaysayan, okay? So maaari natin doon makita ano pa yung paraan na maaari natin i-articulate ang ating kaalaman sa kasarian na hindi nakasandig sa kanluran. Yan, maraming salamat doon JP. Wala na tayong panahon, marami pa sana kaming gustong itanong. Pero maraming salamat sa pagdito namin ngayong tanghali. Narito po si Jethro si Claudette para ipakilala yung tampok na may akda sa tanghaling ito. Ang tampok po nating may akda para sa araw na ito ay si Jose Neil C. Garcia. Ayan, gumawa ng marka ang manunulat at profesor na si Jose C. Neil Garcia o mas kilala bilang J. Neil Garcia. Hindi lamang dahil sa kanyang mahusay na akda, kundi dahil na rin sa pagsusulong niya ng pagkakapantay-pantay sa lipunan. Kasalukuyan siyang profesor ng creative writing at comparative literature sa Universidad ng Pilipinas at nagsilbi rin siyang direktor ng University Press ng UP. Naglabas siya ng ilang aklat na naglalaman ng kanyang kalipunan ng mga tula katulad ng The Sorrows of Water at Kaluluwa. Ila ring tagapagtanggol si Garcia ng LGBT community dahil sa mga isinulat at pinamadugutan niyang mga aklat tungkol sa kanila. Isa siya sa mga nagsilbing editor ng Ladlad series at Ora, The Gay Theme in Philippine Fiction in English. Naglabas din si Garcia ng aklat na Philippine Gay Culture noong 1996 na orihinal na inilimbag ng UP Press at muling inilimbag noong 2009 ng Hong Kong University Press. Kinilala rin ng iba't ibang gawad parangal ang kanyang mga aklat, tula at sanaysay kabilang ang Don Carlos Palanca Memorial Awards, National Book Award at Philippines Free Press Literary Prize. Isa sa kanyang pinakabagong aklat ang Myth and Writing Occasional Prose na lumabas noong 2016 sa ilalim ng UP Press. Maliban sa pagiging profesor, kasalukuyan din siyang nagsusulat ng mga pagsusuring pampelikula sa GMA News Online. Narito naman po si Jethro para basahin ang isa sa kanyang mga akda na nalathala sa Ladlad.
Ito po ay mula sa Three Letters ni J. Neil Garcia mula sa Ladlad, an Anthology of Philippine Gay Writing. Isa po ito sa mga unang antolohiya ng mga akdang tumatalakay sa danas ng mga bakla sa Pilipinas. Dear Queen Arthur, I know there was a king who had a round table of hunks, but I think you'd prefer to be addressed as queen anytime. After all, aren't you just about the most queenly gay in the watery corner of the world? Seriously, how's your novel Queens doing? Is this the same work you'd wanted to set in Remedios? Will it be raunchy like the real Remedios? Just be careful not to use the real names of people unless you are crazy enough to out certain well-placed individuals and might just get killed for it. You know how all those homosexuals are queens whose queendoms are closets, despite their going to the library so often in the week. Do you agree when I say that in our society now, there are two kinds of gays, the out and the in? And that really, from the point of view of the Remedios habitues, the out gays are truly out while the in ones in. Have you noticed how most of the men who go to the Remedios circle are fitness buffs and bodybuilders out to look for others like them to sex with for the night? They are the other gays we barely see and know because they choose not to show themselves for who they really are. And because they are unknown and invisible, they do not really count in the struggle for which I am almost ready to die. We are bakla, Arthur. Part of that means we are funny, feminine or effeminate, and fashion conscious. Another F word is coming up, fairies. Even those cute hunks are bakla too. They may choose not to look like the rest of us, but they will always have a soft spot in their hearts for the Golden Girls, Pink Flowers, and Madonna. This soft spot is what being gay is essentially about. We have to convince ourselves this because the only chance gays can get together as a community with one aspiration and goal is when we all finally realize how our lives connect in one vital sense. And it is this same sense of gayness which Oscar Wilde had referred to before he was imprisoned for his homosexuality. Asked about how one could tell who gays were, he said that the question that would ferret gaze out was this: have you ever felt that you have not received your share of happiness in this world, and that you have always been different from what your parents, religion, and teachers had told you was the good, perfect person? Obviously, yes means the person is ironically gay. Wilde must have died saying yes to a world that had said no to him in each and every turn. In our culture, being gay has not been a cause for much violence, unlike perhaps in the West. Here, gays have been recognized as a small, distinct group of people and given token institutional space, such as artists, designers, beauticians, even gay bars have been granted permission to exist to serve the sexual needs of this minority. It's too late to insist on an alternative history, sweet, innocent, thou, Queen Arthur. Things had been set for us even before we got here. We came from Jade Valley, Coco Banana, Taberna Taboso, Monokel, Ben Farales, Boots Babushka, Pacifica, Fanny, Roda, etc. We grew up with these gays as models, and in these places where we first came to know who we were, perhaps we reacted differently, as our class would have us react. Some of us became them. Some did everything in their power not to become anything distantly related to them. But whether or not we chose to be like them, or ended up working in beauty or dress shops and in law or doctor's offices, nothing changes the fact that we have, as Wilde put it, all been coveted the same chance at happiness in this realm. This is the sadness that has pained us to submission. This is the sadness that already unites us in our pain. Keep the faith and the skin and see you this summer. Love and courage, Neil. Maraming salamat, Jetty. Maraming salamat pali, JP. At maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa aming programa. Kita-kits po ulit sa susunod na linggo.
At syempre po, bukas pa rin po ang pagpapatala sa mga interesadong sumali sa aming samahan ng mga guro sa Filipino, sa Sari-Sari. Magpadala lamang po ng intensyon sa paglahok sa aming email address na sarisaribooks19@gmail.com. Maaari din po kayo mag-updated sa mga proyekto ng samahan sa pag-follow sa aming Facebook page na Sari-Sari Panitikan at Kulturang Filipino. At available pa rin po sa ating FB page ang mga nagdaang episodes at seasons ng Sari-Sari mula Season 1 tungkol sa pagtuturo ng Noli at El Fili, Season 2 tungkol sa panitikang katutubo, Season 3 tungkol sa Sari-Saring paksa, Season 4 tungkol naman sa usapang fandom, Season 5 tungkol sa pagtuturo ng Ibong Adarna, Florante at Laura, Season 6 tungkol sa kontemporanyong panitikan at malikhaing pagsulat, Season 7 tungkol naman sa pagtuturo ng panitikan sa panahon ng disinformasyon, Season 8 tungkol sa Filipino sa iba't ibang disiplina, at ang katatapos lamang na Season 9 ang mga pak sa panitikan at kulturang popular. Maraming salamat pong muli at magkita-kita tayo sa susunod na linggo para sa panibagong tsikahan. Mag-iingat po tayo parate. Mamangha sa lalim at ganda ng ating kultura at diwang makabayan, sa mga salita at pahina, sa tulong ng mga guro at manunulat ng Panitikang Pilipino. Halina't tuklasin ang yaman ng ating panitikan, ang pamana ng ating lahi. Kasama si Binibining Andrea Trinidad, Ginoong Jethro Tenorio at Ginoong Yol Hamendang ng Kagawaran ng Filipino ng Pamantasang Ateneo de Manila. Ito ang Sari-Sari, ang Catholic Mass Media Awards Special Citation Awardee para sa pinakamagaling na palatuntunang pang-edukasyon sa radyo, dito sa Radyo Katipunan 87.9 FM.